Guys, so kung gusto niyo matutunan yung ganong klaseng pag-edit, punta lang kayo sa YouTube channel ko and then subscribe my channel and watch the video. Alright guys, so nandito nakahanda na yung sa arm, chest, yung sa back, yung nasa side. Andito yung link sa baba ng YouTube channel ko no, kung saan nyo siya pwede ma-download. Ngayon, i-drag lang natin itong mga files na ito papunta sa ating Filmora 9.3. Oops, so hindi ito. Yan. After naman yan guys, ay dadrag naman natin yung mga ginawa nating sariling video. So, tatlo lang naman yung kailangang parts dito, no? Ayan, so hindi na lagay. Wait lang, ulitin natin. Okay, so tatlo lang yung kailangan natin dito. Yung ulo na kinat natin and then yung nakaharap tsaka naka-side view. So, ngayon, ilalagay na natin tong tatlong parts na ito dito sa ating timeline. And then after nyan, ilagay naman natin yung kaakibat na mga effects na ilalagay natin dito. Guys, tandaan nyo, green screen itong mga effects na ito. So, pwede natin siyang palitan ng background kung ano mong background yung gusto natin ilagay. And guys, so make sure lang na itong tatlong to ay nakalagay sa number 1 tapos yung mga effects ay nakalagay sa number 2. Okay. So, ngayon, idadrag lang natin siya, i-resize lang natin, and then ilalagay lang natin siya sa tamang position sa katawan natin. Okay, so ito namang isa. Kung ito, idadrag lang natin ulit, tapos i-resize natin. Pero kung mataba kayo, pwede nyo rin i-resize siya, pang mataba. Ayan. Pero dahil macho ako, ilalagay ko lang siya sa ganyan. Tapos, ito namang ulo. Guys, kailangan lang natin ilagay yung ulo, i-resize natin yung ulo, ipasok natin dun sa helmet. Ayan. Bahala na kayo kung paano nyo ilagay. De, joke lang. Ayan, i-resize lang natin siya. Pwede natin gamitin yung arrow keys natin para hindi tayo mahirapan sa paglalagay dun sa helmet. Ayan. So after nyan guys, meron pa tayong effect na pwedeng gawin dito sa ulo na ito para magmukha naman siyang makatotohanan. So ito, double click lang natin siya and then ayun, multiply. Ayun, so kumbaga yung surface niya medyo magsosoften siya dun sa background na meron tayo. Kumbaga ia-apply niya kung ano yung background na meron siya. Okay. So tignan natin tong iba. Ayun, gumagalaw to guys. No? Kung makikita nyo, gumagalaw yung video and then yung effect natin, hindi. So, para magawa natin na sabay sila, ipagpaliitin natin tong video tapos pabilisin natin dun sa speed and duration. Pabagalan natin sa speed and duration para humaba yung video. Tsaka, ibig sabihin, pag slow-mo, in slow-mo yung video natin, hindi siya masyadong gumagalaw. Tulad nung para yung masabayan yung effect natin. Okay? And so, kung ipi-play natin to guys, makikita natin na hindi na masyadong gumagalaw yung background natin. Kung maaari nga, lagyan na lang, picture na lang ilagay niya. Okay. So, ayun, ayos naman ng lahat, ano. Ngayon, balikan naman natin yung dito sa una, guys. Okay. So, kita naman natin gumagalaw pa. No? So, the same dun sa ginawa natin sa pangalawang video. Paliitin natin siya. And then, yung speed and duration niya. Kumbaga, speed and duration, gawin natin slow motion para hindi gumagalaw yung video natin habang meron tayong effect.
kumbaga yung overlay natin na effect eh sabay dun sa paggalaw ng background video natin. Alright, so ang next step na gagawin natin guys, ilagay na natin yung iba pang mga effects. Tulad nung side view, yung arm, nung paglalagay ng armor sa katawan natin. And then, yung isa pa is yung take-off. Pero before yung take-off, make sure muna natin na smooth naman lahat dun sa video natin. Okay, so pwede natin siyang i-play para ma-check natin kung okay naman. Ngayon naman yung sunod natin gagawin, papalitan lang natin yung color nung effect para mas magmukhang realistic, no? So, laro-laruin nyo lang kung anong color yung gusto nyo. Basta ang pinaka-importante, yung brightness niya, medyo bawasan nyo ng konti. Tapos, papulahin nyo ng mabuti yung saturation, napalitan nyo. Para, ayun, mawala yung parang white, yung mga white sa gilid. So, ito rin, itong isa, gawin din natin ganun. Kayo na bahala kung anong ilalagay, anong color ilalagay nyo. I mean, gano'ng ka-bright. Pero, ang pinaka maganda dyan, palitan nyo talaga yung brightness. And then, pataasin nyo yung saturation niya. Depende din dun sa background ninyo. Yung background ko kasi, medyo walang light. So, pwede na yung ganun. Pero, naka-indoor kasi ako eh. Pero kung sa outdoor niyo naman ilalagay yung background ninyo, mas maganda kung medyo mas bright siya ng konti. And so another suggestion guys, kung maglalagay kayo ng picture din sa helmet, huwag yung may sunglass tulad ng ginawa ko kasi pangit tignan, parang bubuyog eh. So, ayun. So, tapos na tayo dito sa pag-edit natin ng brightness ng ating effect. So, pwede natin lagyan ng background tulad ng sinabi ko kanina, green screen kasi yan. So, kahit anong background na gusto nyo, pwede nyo ilagay dyan. So, next important step guys is to add the sound effects, no? Background sound effects ng video ninyo. Kayo na bahala kung saan nyo gusto kumuha nun. Pwede naman sa YouTube. Pwede kayong mag-download ng mga background music dun. Make sure lang na walang copyright, no, yung kinuha nyo na audio. Ayun guys, so pagkatapos nyo, pwede nyo lagyan ng mga effects yung video nyo. Kahit anong effect, marami naman dito sa Filmora, kaya na bahala pumili. Ano. Ayan, so nag-iiba yung color nyo. Tapos yun, hindi ko na makalimutan yung palang take-off natin. Lagay din natin yung take-off natin. So, depende din sa inyo guys kung ano talaga yung background na gusto nyo ilagay dito. And then, pwede natin siyang lagyan din ng effects, ng elements, dito sa elements. Pwede nyo siyang lagyan ng parang, kumbaga, may umuusok-usok para effect. Tanapin natin dito sa may baba. Ayan, so ilagay natin to, drag lang. Ayan, so medyo pangit siya kasi nagwa-white, diba? So, ilipat lang natin yung usok. Lagay natin dito sa may baba, sa gilid. Yung kumbaga magko-complement dun sa... Ayan, so yan yung magandang position. Basically, we are almost done. Ang ilalagay na lang natin dito ay yung intro, diba? Yung parang Iron Man intro. Dito sa Filmora, guys, meron ding ganito. Yung Iron Man intro na ganito tulad ng nakikita nyo sa video ko. Ilalagay ko rin yung link dito sa baba ng video na ito kung saan nyo makukuha for free itong ganitong opening or ganitong opener, sorry. Okay, so palitan lang natin yan ng kung anong gusto natin ilagay. For example, ilalagay ko dito subscribe. Subscribe to my channel. So yun guys, we are done. Ganun lang siya kadali na mag-edit ng Iron Man effect sa Filmora 9.3. So kung meron kayong mga suggestions na gusto nyong gawin natin sa next video natin, just comment down below. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.